Hi guys, mga kanegosyo, kasan sa familia, magandang araw sa inyo. Inaantok pa tayo. So guys, hindi tayo masyado nakakapag-vlog kasi sobrang busy natin. Napakahirap kasi tatlong driver natin naka-quarantine. Kaya magtataka kayo ngayon guys. Guys, itong Toyota commuter na van na ito, nabili ko noong ako ay nasa Thailand pa. Kasi nga, ito talaga supposedly nung tumawag sa akin yung tito at tita ko, ito ay ibabiyahe ba? Kasi nung una medyo malakas yung biyahe ng van sa Balayan to Caido, Batangas City. So Balayan to Batangas City. Naalala ko nung binili ito, 245,000 yung down payment natin, payable in 5 years. Monthly niya I think it's around 26,000 pesos. So ang down is around 245. But then nung binili nga ito, nilagyan natin to ng tubo sa harap, sa likod para paporma. Natanda ko 25,000 yung ginastos natin. Then yung stereo pa, hindi ko na matandaan yung stereo, yung sound system, gumastos din tayo. Then ang akala ko, tapos na yung gagastusan, yung pala para maipila natin sa biyaheng Batangas, Balayan Batangas, kailangan ng, kinakailangan maging member ka, parang prangkisa. Guys, ngayon, napakarami ng pinaggamitan itong sasakyang ito. Una-una, binibiyahe ka, padalwa, namimili sa Manila, then ginamit din sa Advatec CCTV. Hanggang ngayon, ginagamit din sa Advatec CCTV. Then, ginagamit din ito guys sa pag-deliver ng mga rabbit. And then, nga, guys, ngayon nga, nag-deliver tayo ng manok. Yan. Okay? Guys, pag tayo nag-negosyo, napaka-importante na hands-on tayo. Napaka-importante na tutok tayo. Imagine nyo guys, marami tayong sasakyan na ginagamit sa negosyo. Kaya lang ang problema nga natin, tatlo sa ating driver ay naka-quarantine. Meron lang tayong dalawang natirang driver. Kaya ako, ang dinadrive kong sasakyan, tatlo ngayon. Yung van, yung service natin, Ranger, and then yung Honda Jazz. Napakahirap, pero sa negosyante, all around tayo. Kinakailangan talaga alam nating lahat. Katulad ng previous vlog natin, kung bibili tayo ng sasakyan, dapat magagamit sa pangnegosyo. Yan guys, ito nga, computer na ito. Proud na proud ako kasi nga ito, tapos na nating bayaran last year. Yay! Imagine niyo kung isipin nyo, 26,000 monthly, eh yung mga maintenance pa niya, yung insurance niya na pumapatak na 2,000 per month, eh yung maintenance, yung pagpapagawa, yung mga chainsaw, napakarami gagustos. But anyway, napakaganda kung bago yung iyong bibili. Imagine niyo, sa loob ng 6 na taon, napakaganda naman, maayos to, maganda pa rin, mataas pa rin yung value niya kasi nga, commuter. So guys, hands on, tutok, para kung kailangan ikaw mismo, kahit ikaw ay manager, kahit ikaw yung owner, hindi po pwedeng mando ka lang na mando, utos ka lang ng utos, dapat gagawa ka rin. Guys, madaling araw pa, 5 a.m, nagsimula na tayo mag-drive, mag-deliver na tayo. And then ngayon nga, pagkatapos natin mag-deliver, pupunta naman tayo ng Bae, Laguna, para tayo ay mag-deliver ng reorder nila, restock ng taga Bae, Laguna sa Kantong Fried Chicken. Then, sa bandang hapon, pupunta naman tayo ng Bawan, Batangas, kasi marami pa rin yung, meron tayong di-deliver, mag-open ng stall. Kagabi, nandito tayo sa Calatagan, Batangas. So, guys, yung Kantong Fried Chicken, boom na boom. Sa panahon ngayon, hindi talaga tayo makakapili ng trabaho, ng negosyo. Kung ano yung sineshare namin, nawalaan natin. Pero kung hindi kayo magtiwala, wala namang problema. Pero dun sa mga nagtitiwala at nagsimula na, good luck sa inyo. God bless. Hindi nasama ang pera sa mahina ang loob. Guys, kahapon nga, guys, itong sasakyan ito, after, imagine niyo, after 6 years, or for almost 6 years, first time ko lang na-drive ito kahapon.
imagine nyo, for almost 6 years na nabili ko yung sasakyan ito, nung ako'y nasa ibang bansa nga, ngayon ko lang ito na-drive. O kahapon, padalwang araw na pala ngayon. So guys, nakaka-relate siguro yung mga taong bumili ng sasakyan na nasa ibang bansa para sa pagkakita, para gamitin sa hanap buhay sana. Then eventually, yung iba parang naka-stack na lang pampamilya. Sabi ko nga, ako, gabi nga, yung topic namin sa pag-hire ng empleyado, sabi nga, it's between skills and attitude. Ano ba ang pipiliin mo pag may nag-a-apply sa iyo ng trabaho? Yung bang skills or yung attitude? Para sa atin, palagi natin sinasabi, dahil naman tayo may puso din, palaging pinipili natin yung attitude. Kasi yung attitude, kahit anong mangyari, hindi mabago yung ugali ng isang tao. Mabait, mabait. Alam nyo, yung skills ay natututunan. Kahit hindi marunong yan, yung skills matututunan, pero yung ugali ay hindi. So guys, ang pagninegosyo, sabi ko nga, wala namang 100% na talagang kikita. Pero kung ating matututukan, makapag-focus tayo, ang number one, diskarte, paniniwala, pray lang lagi, kayang-kaya natin, aasenso tayo. So guys, yung KFC, napakaganda ng feedback. Okay? So napakaganda sa mga nagtitiwala. Maraming salamat sa mga nag-aalinlangan pa. Hindi malaking kapital to. Alam nyo, hindi po ito for franchise. Okay? Ang tawag namin sa mga tao magiging partner natin, sub dealer, distributor, sila ay mga kanegosyo. Ulitin ko, hindi ito franchise. Ang tawag namin sa inyo, o ang tawagan natin, kanegosyo. Ibig sabihin, wala ka mga franchise fees, mga royalties, mga fees na babayaran, walang renewal fees, wala, no. Dahil yung 30,000 na inyong babayaran, yun ay para sa booth, sa stall, para sa mga deep fryer, mga stainless na gagamitin, mga accessories, may initial stocks, promotion, and everything. Saktong-sakto lamang yun doon sa 30,000. Ngayon, huwag mo naman yung mag-dealer, mas maganda kasi 4+1, lalong-lalong mas maganda ang city distributor kasi nga 11 stalls. So mga kanegosyo, kaasenso, kapamilya, please share po. Laban lang tayo kung tayo may pinagdadaanan, kayang-kaya natin yan guys. Chicken feed yan. Kami man, napakaraming pinagdaanan. Lakas ang loob, laban lang, tibay ng dibdib. Lahat ng mga nakikita nyo ng mga successful ngayong araw na ito, ang mga yan ay naglakas din ng loob, nag-take din ng risk talaga. Sila rin ay may mga pinagdaanan din, pero nandyan sila, matatag, big time, malaking negosyante. Ang isang malaking negosyante, ang isang successful na negosyante, dapat marunong din mag-share. Marunong humatak ng mga tao pataas, hindi yung insecure, hindi yung naninira, hindi yung parang ang isip ay competition. No, hindi po tayo ganoon. Okay, so mga kanegosyo, kasensya ka familia, magandang araw, God bless, keep safe, mga kamanok, mga ka-fried chicken, good luck sa inyo, God bless, see you again on our next video. Bye-bye po, bye-bye po.